Hello po, magandang umaga. Ngayong araw ay open na yung market 9:52 AM, Monday, November 15. Ngayon, titingnan natin yung Monday, kung ano nang nangyari sa kanya. Kasi nung Friday, bumili tayo sa kanya, or nakabili tayo. Nakabili tayo sa kanya, at ito na yung Monday, green candlestick siya ngayon, bullish. Kung titingnan natin dito ulit, doon sa ginagawa natin ng triangle pattern kasi dyan, ito yung pinagbabasihan ko. Malayo pa siya dun sa support niya kasi ulit nga ang resistance niya, palitan natin ng green. Ang resistance niya dati dito sa part na to na gumagalaw siya dito ito yung time na yon. Ito yung presyo niya, bumagsak, tapos gumalaw nang dito sa ilalim na to. Ito yung consolidation, at ito yung red line ay support, at ito yung resistance, yung green line. Ngayon, nag-break si Monday, nag-break out dito, itong red, green candlestick na to. Kailan ba to? November 9. Nung November 9, nag-break out siya, binasag niya itong resistance, itong green line, umakyat na siya, nag-close na siya doon. So, ibig sabihin, kapag nag-break siya doon sa resistance niya, magkakaroon ng bagong support and resistance. So, ngayon, pagka-akyat niya doon sa presyo na yon, itong resistance ito na green line, magiging support niya na to. Tapos, ngayon, kinabukasan, umakyat siya, ito, red candlestick to, kahit red siya, bullish pa rin siya. Kasi nasa taas siya ng ito ulit ay support niya na ulit ito. Support niya na. Tapos, kinabukasan, bumagsak siya. Binasag niya yung support. Bumalik siya sa baba. Pero kinabukasan, nag-gap up siya. Which is bullish naman siya. Tapos, ang close niya nito nung time na yon, nasa taas pa rin siya nitong support natin. Tapos ngayon yung ginagawa ni Monday, Lunes, November 15, ito na siya. Ito, lagyan natin siya ng vertical line. Kung tingnan natin kung ano yung ginagawa niya dito. Tapos change natin sa minute. Ito yung ginagawa ni Monday ngayon. Ikulong natin siya sa pinakamababa hanggang dun sa pinakamataas. Ito, pinakamataas niya. Ayan. Tingnan natin kung lalabas siya dyan sa kulungan niya na yan. Kasi yan yung magiging konso niya. Yung support and resistance na ginagalawan niya. Ayan, lagyan natin ng hanggang sa close. Kailan ba itong magkuklose? Saan ba yung close niya dito? Malayo pa. Nasaan na siya? Hanggang alas, Diyos lang pa. Lagyan natin hanggang alas on, alauna. I'll change natin sa 15 minutes. Saan yung alauna natin? Alauna. 16. Hindi ko ba ito ginagawa kanina? Ayan.
ito na yung magiging takbo niya ngayon kung sakasakali. Kinulong natin. Titingnan natin kung lalabas siya sa kulungan na yan. Ano ba yung gagawin ko? A minute. Okay, sige. Bantayan na lang natin si Monde kung lalabas siya sa support and resistance niya na yan. In a daily, in a minute, sa intraday. Ayan. Ngayon silipin naman natin yung account ko kung ano nangyari. Kasi bumili ako sa kanya eh. Monde. Ilang minutes na? 5 minutes pa lang. Monde, ang haba ko ay bumili ako sa kanya ng 17.48. Ayan, tapos ang price niya ngayon ay 17.30, yan yung market price. Average price, yan yung time na nabili ko sa presyo na yan. Tapos yung total shares ko ay 900. Tapos, uncommitted shares, 900. Market value, ito yung presyo niya na nung time na kung magkano siya. Tapos yung loss or gain ko, ito yung makikita doon. Loss ako ng 300 pesos. Kapag yung presyo ni Monde ay 17.30. Ayan, 300 yung loss ko. In percentage, 1.92% yung loss ko. Okay, yan na yun siya. At meron akong buying power na 900. Ang labo. Total balance or 900. Ito yung parang, ano, capability natin na kung ano yung ibibili natin sa shares ng stock ni company. Yan yung actual balance. Parang malabo pa din. 900. Basta 900 yan. 968. Okay. 1740 na si Monde. 1744. Oh, ito siya. Hindi pa siya nag-change. Pero kasi kailangan siyang i-refresh. So, 1720 siya. Refresh natin. Ayan. 1744 na siya ngayon. Ngayon, kanina, magkano nga ulit yan? 130 yata. At ano lumaki lang? Ay, 300 pala yun. 301. Ngayon, naging 176 na lang siya, yung loss ko. So, kung packet ng packet yung presyo na to, 17, 18, 19, iwa-compute na mismo ni COL kung magkano yung gain or loss. Okay. 7-8 minutes na yung video na to. Sisilipin natin si Mark Ventures kung ano nangyari sa kanya. Kasi bibilhin ko sana siya noon. Ito si Mark. Ang binibili ko sa kanya noon ay 1.03. Pero binalikan niya lang din yung 1.03 niya ulit. Kasi 1.03 siya ngayon. Parang iba yung pagkakagawa ko ng line. Horizontal na lang gawin natin. Ayan. Nasa taas na si Mark Ventures na red line. So, dati resistance siya, ngayon support na siya. So, bullish pa rin to si Mark Ventures. Ang presyo niya ngayon ay 1.03. At yon, hanggang dito na lang muna yung video na to. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka sa YouTube channel. At doon sa mga subscribers, kung may mga tanong kayo, kahit anong tanong yan, mag-comment lang kayo sa comment section. Salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Bye!